Manday, this is G. Welcome back to my channel. So for today's video, magre-review po tayo ng product na gagamitin naman po natin para sa ating hair. So itong product na ito, bago po ako mag-start, ay shinare lang din po ng isang aking kaibigan at katrabaho na rin po. So nakita ko na ang ganda ng buhok niya, saan siya nagpasalon, ganyan, tinanong ko siya. And sabi niya, binili niya lang daw ito sa Watson. So hinanap ko siya sa Watson and nakita ko po ang product na ito at ating i-review today. Ito po ang... Yan. Ito po ang ating Life Strong Hair Fix. And the color of my choice is chestnut brown. So, itatry ko siya sa buhok ko ngayon. Ngayon mismo, kaya po ako nag-block kasi sariling sikap po ako dahil magko-color po ako mamaya ng aking buhok. So, ayan. Enrich with olive oil extract. So, para maiwasan din yung ating pag-dry sa skin. 35 ml po ang isang pack na ganito. Dalawa po ang binili ko, baka kasi magkulang yung isa. And sabi dito, colorant 17.5 ml plus developer 17.5 ml. Easy to use, permanent color that lasts up to 10 weeks. 10 weeks, so mga ilang months yun? Mga 3 months and 1 week. Maglalas daw yung color sa hair. So sabi sa likod, yan, sabi sa likod po, chestnut brown hair coloring shampoo. Shampoo po pala ito, nabili ko. So sabi, Life Strong Hair Fix Chestnut Brown Hair Coloring Shampoo gives a vibrant color to your hair. It is enriched with olive oil extract that helps retain hair moisture. So yun, meron siyang olive oil extract para mapanatili niya pa rin yung moisture and natural moisture ng scalp and ng hair natin. So direction for use. So first, unpack and cut the hair coloring shampoo sachet in the corner where the gloves provided and squeeze contents into palm and mix. Second, apply the mixture evenly on your slightly wet hair. Then massage the hair from roots to tip until it lathers. Avoid contact with eyes. Third, keep it on your hair for 20 to 25 minutes. Then 4, add a small amount of water into hair until it lathers. Rinse it with water. So, yan, gagawin ko po to lahat mamaya. After ko i-film tong introduction natin. Introduction ang haba. Then, ingredients po niya. First, it has colorant. Sa colorant po natin. Yan, nandito yan lahat. Ang mga ingredients, ilalagay ko na lang po lahat dyan. Dahil, ang hirap pong basahin. Then, developer, the same. Ilalagay ko na lang din po dyan yung mga ingredients para po mabasa ninyo. Ang hirap po rin basahin. And hindi ko po alam ang tamang pronunciation sa mga words na ito. Then, caution. First, hair colorants can cause severe allergic reactions. Read and follow instructions. Second, this product is not intended for use on persons under the age of 16. So, 16 pababa, hindi po kayo pwedeng gumamit ng ganitong product. Hindi po advisable sa inyo. So, 17 years old pataas, go! Pwede po sa atin ito. Then, number 3, temporary black henna. Tattoos may increase your skin risk of allergy. Do not color your hair if you have rash on your face or sensitive, irritated, and damaged scalp. Kung mayroon po kayong mga sugat-sugat dyan o kaya yung may damage po kayo sa mga scalps nyo, sugat, ganyan, rash sa ulo nyo, huwag po kayong magpapakolor ng hair and huwag nyo rin pong gagamitin ito. Then, you have ever experienced any reaction after coloring your hair? You have experienced a reaction to a temporary black henna tattoo in the past? Kung naka-experience na raw kayo ng allergy sa mga sa temporary black henna products before and naka-allergy kayo dyan sa mga gamit na yon, wag niyo na lang din gagamitin ito, okay? Kasi nagkaroon na kayong allergy doon, so wag na lang nyo itatry ito dahil meron po siyang henna.
Then, sabi dito, number 5 contains phenylenediamines. Hindi ko talaga maano. Phenylenediamines. Diamines. So, yun na yun. So, number 6 contains resorcinol and hydrogen peroxide. Number 7, rinse hair well after application. Number 8, avoid contact with eyes. If contact with eyes occurs, rinse immediately with water. If irritation persists, see a doctor. Number 9, do not use to dye eyelashes or eyebrows. So, wag nyong gagamitin to para i-color yung inyong mga kilay-kilay or mga itong ating mga pilipilik mata. Bawal po iyon. And then, sabi, number 10, once opened, it must be used up all at once. So, once binuksan mo na siya, kailangan mo nang ubusin ang lahat. Huwag mo nang itira. Then, 11, wear suitable gloves. Yun po ang number 11 for direction and caution how to use. For external use only, keep out of reach of children, store in dry room temperature, not above 30 degrees Celsius. And also, yung tungkol po dun sa kanyang likod sa manufacture date niya, ginawa po siya ng March 18, 2020, and mag-i-expire siya ng March 17, 2023. So, 3 years ang kanyang buhay. So, tignan natin ang loob, buksan na po natin. So, yan. Sa packaging niya, karton po yung nasa labas. Then, ito, may plastic siya dito. May gunting ako dito. Guntingin ko na lang. Hirap pa si Alison. Ayan, guntingin natin dahil gagamitin na rin natin siya. Ayan. So, yan ang kanyang... Yan po ang kanyang laman. Hair color guide. And ito ang kanyang laman shampoo. Ito yung instructions niya na binasa ko kanina. Yan, nakalagay din po sa kanyang plastic. Then, yan ang ganda. Oh. Ang ganda ng packaging niya. Shampoo. Then, dito, meron siyang kasamang gloves. May plastic na maliit. Ito natin. Ano po? Alam ko gloves to eh. Gloves nga. Plastic gloves. Para sa ating kamay. Then, parang naamoy ko na siya. Medyo may amoy din. Then, yan. Instructions po ang nakalagay dito. Name ng product. Ang sabi niya, the package includes hair coloring shampoo, 2 disposable gloves. Yan, kompleto naman po. Yan. Sabi dito, warning, for first time users, it is highly advisable to do preliminary skin patch test to test any possible allergic reaction. So, tatry ko muna sa skin ko siya mamaya for siguro ilang minuto lang. Dito muna sa balat ko sa kamay. Then, kapag wala namang allergic, I will continue using this product. Then, to do skin patch test, mix a small amount of colorant and developer. Apply a small amount inside your elbow or behind your ears. Sa elbow daw dito, sa elbow natin or sa behind ng ears natin. Leave it for 24 to 48 hours. 24 to 48 hours. One day, watch for signs of allergic reaction. You may continue to use the product if you do not have any allergic reactions. So, 24 to 48 daw hours mo, ilalagay mo siya dito sa dito and dito. Then, after 24 hours, kapag wala kang nakitang allergic reaction, pwede mo siyang gamitin. So, ganun muna po daw ang gagawin ko dahil first time ko lang din siyang gamitin. Then, sabi dito, the mixing ratio of the colorant and developer is 1 over 1. Okay, so yun, ito mga to, binasa ko na rin po kanina ito yung mga caution. So yun lang po ang kanyang nakasulat dito sa kanya. And yung sa amoy niya, binuksan ko na po siya. Yan, ginunting ko na sa taas. Sa amoy po niya, amoy siyang
din natin coloring hair. So, ilalagay ko siya sa isang bowl na maliit na ganyan. Tapos, pag doon ko na muna siya, siguro ilalagay dalawa. Kasi, meron siyang hati sa gitna eh. Ayan o, kung makikita niyo yung plastic niya, meron siyang parang dalawang nakas. Ito yung loob. Tapos, sa gitna, merong isang plastic na nakaganon. Siguro dito yung isang colorant, dito yung sa kabila naman yung developer niya. So, kailangan ko siyang ipagsama sa isang mixing bowl para magamit siya. So, tatry ko muna siyang ipatch sa dito sa elbows ko na lang for 24 hours. Tignan natin kung mag-allergic siya. Pag hindi, gagamitin ko na siya sa buhok ko. Then, papakita ko na lang yung final color ng buhok ko sa inyo. So, yun lamang and see you later. Thank you. So, yun nga mga kainday, nagbabalik ako. So, kung mapapansin nyo, basang-basa po yung buhok ko kasi niliguan ko na po at ginamit ko na po yung ating hair colorant, which is ito po. So, makikita nyo, wala na po siyang laman. Yan, ginamit ko na po siya. So, napansin ko lang dito yung amoy niya, medyo matapang po siya. Pero hindi siya kasing tapang nung iba na ginagamit sa salon talaga. Kasi may one time na nagpa-salon ako, then nagpakulay ako ng buhok. Yung amoy nung pangkulay nila, minsan gumagano na yung mata ko, yung gumagano na sa sobrang tapang, yung naamoy na lang ng ilong mo, na yung pati yung mata mo na apekto yung gumagano-ganon. So, ito hindi ko naman siya nakita. At hindi ko naman naranasan yung gumagano-ganon yung mata ko kanina. Hindi naman. And medyo matapang lang talaga siya. Then, hindi siya nagkukulay sa skin. Kapag, kasi yung ibang pang hair color eh, di ba kapag na sobran ka dito sa balat mo dito eh, makikita mo yung kulay na dumikit na siya sa'yo. Ito hindi siya, para lang siyang ordinary shampoo. Then, nung unang ginamit ko siya, nung binuksan ko siya, yun nga yung dito sa may dito niya, parang kulay puti. Yung siguro yung tinatawag niyang developer. Then, dito yung colorant niya sa likod. Then, nung binuhos ko siyang ganyan, sa kamay ko na siya kasi naka-disposable gloves ako kanina. Then, ginanyan ko. Then, dapat sakto lang yung amount ng puti sa brown. Kasi chestnut brown siya. Then, ginanong ko siya. Inalo ko na lang siya sa kamay ko. Then, tsaka ko in-apply sa buhok ko. Ginanyan ko. Parang shampoo. Binasa ko muna yung buhok ko ng kaunti. Tsaka ko siya in-apply. Tapos, and then, nung bumula-bula. Nung ginanong-ganong ko muna siya, wala pa siyang kulay na makikita mo. Parang shampoo kasi puro bula-bula lang siya. Then, nung after nun, nakita ko, nung habang tumatagal na ginaganong-ganong ko siya, tsaka siya lumalabas yung color niya sa bula. Nagiging chestnut brown yung kulay niya sa bula. Then, nung in-apply ko siya sa aking buhok, binabad ko po siya ng 25 minutes. After 25 minutes, naligo na po ako ng diretso. At nung pinaliriguan ko po siya, napansin ko na medyo dry siya sa hair. So, ang ginawa ko, gumamit po ako ng conditioner after ko maligo. Para po maging smooth yung texture niya. Kasi feeling ko nag-dry yung skin ko nung... Ay, dry yung skin ko. Nag-dry yung hair ko nung ginamit ko siya. So, gumamit po ako ng conditioner after ko gamitin ito. So, yun lang po. And, ngayon, hindi ko pa nakikita kung nag... Ano ba talaga yung kulay niya? Hindi ko makita. Nung maayos. Una, hindi ko pa mapansin. So, mamaya, may lakad kasi ako. Babalikan ko kayo pag uwi ko. Kapag siguro tuyong-tuyo na yung buhok ko noon. So, babalikan ko kayo mamaya. Pag uwi ko, kapag tuyong-tuyo na talaga siya, then titingnan ko rin sa araw kung makikita ko yung kulay niya sa araw. Tingnan natin. And by the way, hindi ko na po siya na itest ng 24 hours to 48 hours. Kasi 12 hours ko lang siya na ilagay dito sa aking elbows. And hindi ko naman po nakita na may allergy reaction na nangyari. And napaliguan ko na po kasi yung sarili ko. Naligo po kasi ako since kailangan ko pong pumasok sa work. So, naalis po yung tinest natin dito sa ating elbow. So, yan lang po and babalikan ko po kayo mamaya. See you later! So, yun nga mga kainday, nakauwi na po ako. So, nakaligo na rin po ako. Kung mapapansin nyo, nakaligo na ako. And, di ko lang po binasa yung buhok ko. So, dahil ipapakita ko rin po yung resulta nung ginamit nating colorant sa buhok natin. Sa buhok ko pala. So, kung mapapansin nyo po yung buhok ko, wala, parang walang nagbago.
sa kulay niya, pero may pagkakunti-kunti siyang brown, lalo na kapag natutok ka sa araw, dun lang lalabas yung kulay niya. Pero kapag nasa loob ka lang ng bahay, then ititignan mo yung buhok mo, para pong wala rin siyang nagbago. Konti lang yung umefect sa buhok ko. Siguro lumalaban din yung buhok ko, yung kulay ng buhok ko, sa shampoo, colorant na ginamit natin. Yun lang mga kainday. So, kung natuwa po kayo sa video na ito, don't forget to subscribe to my channel, click the notification bell, and like this video para mas more update pa po kayo sa lahat ng video na i-upload ko. Sorry, napagod na kasi ako eh. So, thank you so much and bye-bye!